Hapon po sa atin today guys, tayo po ay magluluto ngayon ng ng request po ng aking partner na pansit bato, na first time ko po itong lulutuin na pansit bato, yung lapad po ito. Gustong gusto niya po yung pansit bato. Ang pansit bato daw po kasi ay merong halo na kalabasa, so very healthy daw po ito sa bata. So first time ko po itong lulutuin guys, samahan niyo po ako sa aking hindi po journey, adventure sa pagluluto ng pansit bato. Ayan, maglagay muna po tayo ng oil, kasi ipiprito ko, bala ko pong iprito muna konti lang. Iprito muna yung ating isa po sa mga sahog po natin na fish balls. Ito po, simple lang po yung ating sahog at lulutuin, kasi merienda lang naman po siya. So for today po video, ito po yung ating kawali. Yan po, nakaano sa ating kawali. Yan, katutok. Prituin muna natin yung ating fish balls. Yung fish balls po natin ay hinugasan ko na po siya. Napadrain ko na rin po siya. Ito na po yung ating fish ball. Bago pa tayo mag-isa. Isa. Prito po muna natin siya. Yan. Napainit pa po natin ang ating oil. Yan. Malinaw po ba ang kuha ng ating purpet ng kawali yung nakita natin? Malinis naman po yan. Nahugasan na po natin yan. Yan po yung ating fish balls. Ito po muna natin. At ito guys, set aside muna po natin yung ating napritong fish ball. Ito po ang pinaka-simple recipe po natin for pansit bato. Na first time kong lulutuin. Same lang din daw po ng ordinaryong pansit ang pagluluto po. So, isa po muna natin yung bawang sibuya sa isang tabi po nung ating pinrituhan po nung ating fish balls. Isang gisahan na. Yan po. Kasi isalit naman po natin ang ating sibuyas after ng bawang sibuyas naman po. Ang halo ko nga po pala ay bukod sa fish ball ay cubes, chicken cubes lang po. Saka gulay. Bango na po. At isunod naman po natin ang ating chicken cube. So, para na rin po natin siyang piniritong manok. Kasi mas mabango po at mas masarap yung lasa ng chicken cubes pag nakasama po siya sa sibuyas bawang po na nagigisa. Ayan po. Ang chicken cubes po natin. Kita niyo po ba guys? Ang bango na po. Bango na po ng lasa niya. Nagigisa natin yung chicken cubes. Maglagay na po tayo ng ating dalawang tasang, baka masunog siya. Tatlong kusarang toyo. Ito po, yung kusarang palandok po ang sinakasunod po siya. Toyo at saka yung tubig. Pakatuloy natin siya. Dadagdag po tayo ng yun po, tubig. Pakukuloyin na po natin siya. Yung ating sakong. I-mix na po natin siya. Guys, first time ko itong lulutuin. Bahala na, pero mukhang masarap naman. Masarap naman po magluto, sabi ng mga bata. Ay, syempre, more on mga taste ng pambata. So, anytime po muna natin siyang kumulo para po mamaya sa ating pansit bato, yung gulay po, pang last na po natin. Ito po yung ating pansit bato. Ayan po. At ayan na guys, kumukulo na po yung ating, yan yung po ng ating kumukulo na po siya. Ayan na, amoy ko na po pagkabang-bango po.
Kaya kahit nasa malayo ka, kung iniiwanan mo po yung niluluto mo, halata doon siyang kumukulo na kasi nasingaw na po yung bango. Ilagay na po natin yung ating pansit bato. Kumustahin natin ang lasa. First time nating pagluluto ng ating pansit bato. Yan, kauna-unahan. Bicolana ako pero hindi. Ang mother ko po lang naman ang Bicolana. Pero yan, hindi, ngayon lang ako nag-try magluto. Hindi po kasi ako fan ng pansit bato. Mas gusto ko po ang spaghetti, canton at bihon. Ayan po. Nakain po ako pero hindi ako fan ng hindi ako mahilig. Ayan. Pero ngayon po, yan. Itatry natin kasi gusto matikman ng ating partner. Ang ating mga bulilit. Nagre-request po sila. Request po nila itong pansit bato natin. So, titignan natin. Mamaya na natin ilalagay yung gulay. Kasi yung gulay naman po ay mabilis siyang maluto. So, ito daw po. Kaya din namin yung sabaw ay masipsip daw po ng sabaw. Matubig daw po. At masarap daw po ito yung medyo may sabaw-sabaw or mamasa-masa siya ng kaunti ang lasa. According po yan sa mga Bicolano. Mostly po binubuo yung itong aming lugar o yung subdivision po kung saan ako nakatira ay binubuo po ito ng almost 60% po ng mga Bicolano. So anywhere po dito or everywhere or kahit saan palengke, hindi po nawawala ng pansit bato. So ito na po yung ating ngayong ipinagmamalaking pansit Bicol. Yan, pansit bato. Ang specialty po ng mga Bicolano, ng mga Uragon, ng mga Manay-Manoy. Ito po, oh, mga Manay-Manoy. Ito po yung ating lulutong pansit bato. Yan, hintayin lang po natin siyang kumulo at ilalagay na po natin maya-maya ang ating gulay. Ayan na guys, yung niluluto nating pansit bato. Malapit na yun guys. Oh. Kita niyo po ba? Ayan, natubig pa siya pero mukhang pag-asar na. Hindi ko pa po nilalagay ng gulay kasi parang tingin ko nung dito sa pansit eh medyo matigas pa. Hindi pa siya nag-absorb na yun ng tubig. Hintayin po muna natin siya. Ayan, sarap ng pansit bato. Ayan guys, paluto na yung ating pansit. So ilagay na po natin ang ating gulay, ang ating sahog na gulay dito sa ating pansit bato para mas masarap siya, mas may gulay, may crunchy-crunchy. Yan, paluto na po ang ating pansit bato. Yan. I-mix na po natin ang ating veggie. Try na po natin isute ang ating veggie po sa ating pansit bato. Para maluto din yung ating gulay. Yan po. Medyo masarap daw po yan ang medyo may naan natin ang ating apoy. Sarap daw po yan ang medyo may sauce. Hinaan na po natin yung ating apoy. Ito po habang atin po siyang inihahalo. Yung ating pansit bato. Ayan na po. Hindi ko na po siya nilagyan ng carrots kasi yung mga bata namin hindi mahilig sa carrots. So, hindi ko na po siya nilagyan kasi may amoy din yung carrots. Medyo may konting amoy din po kasi yung pansit bato para hindi siya mag-mix. Medyo para matakam po yung mga bata. Yan. Gulay, okay na po yan. Inihalo po natin sa ating pansit bato. Ayan guys. So, konting-konting kulo na lang yan. Luto na yung ating gulay. Hintayin na lang po muna natin. Medyo malantay yung gulay. Pansit na merienda. This is it. Pansit na merienda po namin. Pansit bato. Ito na po yung yummy-yummy nating pansit bato. Hintayin lang po muna natin siya. May sauce po. Kusa pong sisipsipin yan or kusa pong i-absorb yan ng pansit. Kasi yan daw po yung maganda dyan na medyo may kaunting ekstrang sabaw. So, yun po. Luto na yung ating gulay na itinappings kasama ng ating fish balls. So, yan. Magsasandok na po tayo para po sa ating kids. Yan po. Merienda po tayo. Saglit lang po. Ito na po yung ating super sarap po na merienda na pansit bato. Ayan na po yung finished product po ng ating nilutong pansit bato. Pagkasarap po niya ng ating pansit bato. Ayan po guys. Kita niyo po ba? Yeah. Thank you so much po. Naku, yung rain na naman.